Sinigpitan pa ng otoridad ang pagbabantay sa mga checkpoint sa Marawi City. Ito ay kasunod ang pagkakaaresto kay Kayamora Maute na ama ng Maute Brothers. May ulat si Alan Francisco live. Alan! Seguridad muna bago ang lahat. Ito ang pagtiyak rout ng tropa ng pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan kontra sa Maute Group. Seguridad din ang dahilan kung bakit iniklara ni Pangulong Duterte ang martial law batas militar sa buong rehiyon ng Mindanao. Narito ang aking report. Ang dating mahigpit na seguridad sa mga magutungo sa Marawi City at mga kalapit na lugar ngayon ay mas hinigpitan pa. Ito'y kasunod ang pagkakahuli sa tatay ng Maute Group na si Kayamora Maute at sa mga kasama nito sa Davao City. Paalala ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, dapat huminto ang mga sasakyan sa mga checkpoint upang ma-inspeksyon gaya ng nakagawian. Tulad din ng mga normal na checkpoints, mainamaan nila kung nakahanda na ang mga ID upang maging mabilis ang proseso, ang driver's license at mga identification cards ng mga driver at mga sakay nito ang sinusuri. Paliwanag ng mga otoridad, ginagawa nila ito bilang doble ingat at pagtiyak sa kaligtasan at upang hindi makapasok sa matataong lugar ang mga kaanib ng Maute. Ang mga hindi makakasunod sa kanilang mga panuntunan ay kanilang kakausapin at pagpapaliwanagin. Tiyak din ayon sa mga sundalo na dadamputin nila ang mga kainahinalang tao at mga kaduda-dudang bagay na kanilang mapupuna. Nananatili namang positibo ang tugon ng mga sibilyan at motorista sa mas pinahigpit na seguridad, lalo't tiwala sila na para rin ito sa kanilang kapakanan. Samantala, walang pinipiling oras ng inspeksyon dito at kahit anong oras nga no, ay nagkakaroon ng inspeksyon mula rito sa Iligan City patungo sa Marawi City. At kung minsan umahaba man ang pila rito, gaya ninyong nakikita sa aking likuran, ay wala namang reklamo rito ang ating mga kababayan, lalo't batid nila na ito'y para rin sa kanilang seguridad. Para sa bayan, kasama si Albert Lozario, ako naman si Alan Francisco, Iligan City. Maraming salamat, Alan Francisco.